Sa kauna-unang State of the Nation Address, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tututukan ng kanyang administrasyon ang pagpapataas sa produksyon ng mga lokal na produkto at pagtulong sa ating mga kababayang magsasaka. Binigyang din ng Pangulo na panahon na para magbalik ang face-to-face classes. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine Alan. Dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tumatayo ring kalihim ng Department of Agriculture kasama ito sa mga tinalakay sa katatapos lang na SONA. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tututukan ng kanyang administrasyon ang pagtaas ng presyo ng pagkain at ang pangailangan ng food supply. Kaya naman, tiniyak niyang isa sa pinalna ng DA na taasan ang produksyon sa susunod na taon ng agrikultura at kalakal. Ilalapit rin niya ang pautang sa mga magasaka at mayingisda para sa pataba, pesticide at ayuda. Ang pangmatagalang aksyon naman aniya ng kanyang administrasyon ay ang pag-asaliksik sa modernong paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop para ramihin ang mga babuyan, manukan at iba pa. Pagitibayin din ang value chain mula sa magasaka patungo sa mga mamimili. Upang masuportahan ang mamimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Sa sektor ng edukasyon, binigyang diin ng Pangulo na panahon na para magbalik sa face-to-face classes. Sa paumunuan niya ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, naghahanda sila sa upcoming school year. Kinukonsidera ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Kasabay nito ay hinikayat din niya ang publiko na magpa-booster shot. Inatasan niya ang DOH at DILG na muling magsagawa ng rollout para sa booster shot. Inatasan niya rin ang DPWH para ayusin ang kondisyon ng mga sirang classroom sa bansa. Careful review rin ang pagdaraanan ng K-12 curriculum sa ilalim ng administrasyon. Para naman sa mga guro, retraining at refresher courses ang plano ng gobyerno para lalo pang mapagbuti ang kanilang pagtuturo. Katapusan na rin aniya ng hindi magandang kalidad na school materials. Paiigtingin ang internet service sa bansa para sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. Magtatayo rin siya ng mga power plants, gayon din ang renewable energy at ang pagpapaigting sa solar energy. Sabi ni Marcos, panahon na upang ire-examine ang estratehiya ng bansa sa pagtayo ng nuclear power plant. Tiniyak naman itong tatalima ang bansa sa International Atomic Energy Agency regulations. Tututukan din ng Marcos administration ang climate change. There is no question that the preservation of the environment is the preservation of life. If we cannot mitigate climate change, all our plans for the economy, all our plans for our future will be for naught. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.